aging ba? Aging, yan aging. Mismo, yan mismo. And then nangyayari sa akin yun, once in a while. Parang nabablanko kang bigla, no? Yes. So, madalas. Yes. Oo nga eh. Is your memory sleeping pag ganun? I mean, you know, nag-sleep na ba na yung, kasi sinasabi, importante kasi yung memory, di ba? Yes. All things, every day, ginagamit mo yan. At saka, siyempre, para maalala mo yung mga importanteng bagay sa buhay mo, lalo na yung mga pautang mo na dapat mong masingil. Oh. Yung mga anniversaries. Oo nga pala. Naku, 17 years. Oh, tama, tama. 17 years, ha? Malu-malu. Anyway, yun nga. Importante po na ang ating memorya ay laging intact. Loobin po nandiyo, siyempre. Dahil as we go along, as we age, napaka-importante po na naaalala natin at hindi tayo nawawala sa yung alam mo yung pattern na dapat ano yung mga medications mo na iniinom no kung saan ka ba pupunta no and of course yung edad mo dapat alam mo na kung saka yung mga birthdays ng mga relatives mga ganun no and pag ito ay naging kasi pag problema na to di ba eh problema na yung daily routine di ba yung simpleng hanapin mo lang kung nasaan yung nailagay mong gamit kaya ng susi sa, siguro ng sasakyan hindi mo na hindi mo malaman kung saan mo nilagay eh paano ka makakaalis 'di ba I mean yung mga ganun babagal yung routine mo 'di ba and syempre magde-deteriorate pag patuloy kasi ito na hindi natin na solusyunan akala natin ito ay isang pangkaraniwang problema normal. Lang eh parang okay naman ako eh ganun eh kaya nga ang sinasabi natin dito Angela and Beth napaka-importante po ng mga kasama na natin na maobserbahan tayo kung tayo na po yung may problemang ganito hindi mo kasi alam sa sarili mo eh akala mo okay lang oh kaya napaka-importante po ng ating mga kasambahay o ang mga kasama natin sa buhay everyday eh alam niyo yung nangyayari sa iyo alam yung kahinaan mo alam yung effort na ginagawa mo at yung alam yung nangyayaring ulit-ulit na mali dapat ma-actionan kasi pag tumagal ito ay isang sakit na mahirap mapaglabanan pag hindi na natin talaga na control no yung so, kung memory baga, loss. So kumbaga Doc Bong, doon po sa sinasabi niyo sa number 2 na when forgetfulness is a problem. Let's say for example, yes. Kunyari nakalimutan ko lang kunyari sa isang picture. Hindi ko alam kung nasaan nga ba kami nito nung mga panahon na to 3 years yes. ago. Tapos versus doon sa hindi ko na makita kung saan ko na ilagay yung susi or what not, 'di ba? So yung hindi pa maalala yung date, okay lang yun siguro pa, Doc Bong, tama ba? Yes, pero yes, kapag nasisira na yung daily routine at nagiging problema na sa buhay, medyo doon ka na maalarma, tama po ba? Yes. We talk about the picture. Yung unang binanggit mo na example, 'di ba? Yung tinignan mo yung picture. Dapat 'yon by well, sinasabi sa pag-aaral the second time or third time na tingnan mo uli yon, dapat meron ka ng ideya. Yeah. Alam po doon yun eh, parang ganun. Yung first time siguro na makita mo, maybe the second time, pwede hindi pa. Pero hanggang sa one year mo nang inuulit-ulit tingnan, talagang hindi mo matandaan saan ba to, ako ba talaga to, di ba? Hindi maganda, hindi tama yun. Hindi normal yun. Dapat magpatingin pa ganun. Oh. Paano kung ano? Hindi ka pa then, naman matanda. Hindi ka pa naman si... Sorry, I'm really experiencing this. Yes. As in, super kung forgetful. As in talaga. As in, yung mga charger, di ko alam po nasaan. As in, lahat yan. Kaya, ang ginagawa ko, sinusulat ko para meron akong... Sobra talaga after ng third delivery. Sobra. Ewan ko. Hindi pa naman ako 50 years old. Hindi pa naman ako 60. If we talk about age, 39 pa lang. If we talk about age and we talk about Alzheimer's, usually kasi nangyayari ito plus minus age of 60. No, yun yung by edad. Ha? Yun yung karaniwan by yung minus 60, yun karaniwan. Yes, so siguro mga late 50s I'm ka so na. I'm so far 59, away. Yes, ako kaya ko nga nabanggit yung picture nga, Doc Bong eh. Oh, kasi nung isang araw may nag-memory sa akin. Tapos ako, Diego, hindi ko alam saan ba to? Hindi ko talaga alam kung nasaan kami. Kasi picture lang siya ng food tapos may table. Saan to? Hindi ko talaga alam kung saan. Pero after few minutes may nakita pa ako isang picture. Doon ko na-connect. Hindi ko talaga maalala eh. 3 years ago lang yun ah. Yes. Oh. Ngayon, tingnan natin dito as we go along. Tingnan natin kung ito ba ay masagot aging natin. Lang, no? Or all Alzheimer's, no? Number 3, tingnan mo yung heart. Ha? Hindi pa nga kaya nga titingnan natin. Yung pumayag. Hard to plan Sige, or go. Solve. No, imagine mo number 3, hard to plan or solve problems, no? Okay. Yung
Kasi doon sa picture, pinapakita yung nagluluto, di ba? Eh, kung yung daw recipe, hindi mo masundan, alam mo yung number one, iluto mo yung pakuloan naman, yun. Number two, ganun. Tapos, inulit mo uli yung recipe without that picture. Hindi mo alam. Yes, hindi mo talaga na sundan na. O hindi mo matandaan yung sunod-sunod na steps. Eh, that is really a problem. Safe pa. Constantly, sabi mo nga, if you are not in the early 60s or maybe late 70s, early 70s, eh dapat nasusundan mo pa yan or madali mong maalala or kasi kung routine na nagluluto pa, madali mong matantya o maalala sa sarili mo kung ano yung mga next step na gagawin mo, no? So, yun yung isang example doon. Number four, kung yung mga simpleng task sa maghapon, no? Ano ba yung mga pagising mo, pupunta ka ng banyo, wi-wi-wi, o magto-toothbrush, or nawawala na, hindi mo nasusundan. Pag gising mo, iba na ang ginawa mo. Eh, supposedly, dapat yun muna, di ba? Oh. So, yung mga simpleng everyday na activity, o kaya, nakipaglaro ka, let's say, yung mga cards, di ba? Hindi mo na alam iporma yung mga baraha, ika nga, kung yun ang laro, no? Or yung simpleng paano, yan, napaka-basic, di ba? Kung dati ka naglalaro ng chess, di ba? So, yung mga basic. Number five, kaya natin ito iniisa-isa. Titingnan natin kasi ito yung mga regular na pangkaraniwang everyday activity ng isang common tao, di ba? Kung nagmamaneho ka. Oh my gosh, pinark mo yung sasakyan mo sa, let's say, sa mall. ilang floors yung parking? Let's say, 3 floors. Nasa third floor ka, naghahanap ka sa first floor. Hindi mo siyempre makikita doon. Dahil wala naman talaga yung sasakyan mo doon. Sinasabi nila kung isang beses lang nangyari yan, maybe dalawa, okay pa. Pero kunyari ulit-ulit, everyday, nagpa-park or once a week, hindi mo na matandaan sa muna nilagay. Nung humihingi ka pa ng tulong sa gwardiya para hanapin yung wala si Eric dyan. Kasi Diego. Ito, karaniwan to. 20 minutes yata kami na naghahanap ng party. Ay, nangyari sa akin yan. Talagang tagtawag ako ng gwardiya dahil hindi ko makita. Yun nga, it turned out mali. Nasa ibang floor pala. Yes. Yung susi lang sa bahay, di ba? Laging pangkaraniwan niya. So, kung ba nailagay yung susi, di ba? Umuwi ka ng gabi, umaga, hinahanap mo na sa munilagay, no? Sabi nga nila, itong mga ganitong simpleng activity o yung mga simpleng task, daily, pag hindi mo na nasusunod or mahirap mo nang magawa, something is really wrong. I mean, you know, we can't really go by the age. Sabi naman ni Doc, 40 lang ako. Hindi nga. 40 ka nga. Mas malala ka pa sa 60. Iba yon. You have to... Sorry na nga. Oo nga. Kaya magpa-check talaga tayo. Yung number 7, yung losing track of time. Yun nga, birthdays. O kaya yung ano bang araw, pagising mo, ano bang araw ngayon? Linggo, Biyernes lang pala. Di ba? Parang alayo. Di ba? Ito palang ganitong mga akala natin, diba? Natatawa tayo sa una. Ano ko ba naman? Araw lang, di mo alam. O date. Nangyayari pala talaga to, and it will be a disease o problema pag hindi mo talaga to chine. Kasi akala natin sa una parang nawala na, nalilimutan lang. It's perfectly normal daw na makalimot, no? Pero pag ulit-ulit na yung isang bagay na nalilimutan mo na, siguro pwedeng malimutan yung mga utang, no? Okay lang yun. Malimutan yung utang. Pero hindi mo nakakalimutan yun, Doc Bong. Ano yun eh? Selective amnesia tawag doon. Sineselect mo lang yung kalimutan. Yes. So kasi, i-cut natin muna, no? Kasi nga, ang Alzheimer's, ito ay isang sakit sa brain na nangyayari ay nagkakaroon ng sobrang protein buildup, yung tinatawag, may protein buildup doon sa yung amyloid deposits na tinatawag sa English, tsaka yung tinatawag na TAU o yung tau protein. Ito yung mga proteins na pag nag-overload ka sa brain, and these are you will get this from the food that you eat, definitely, no? Food that you eat, genetics, no? Environmental hazards, medications that you are taking, no? Ito yung mga possible causes ng Alzheimer's, sinasabi sa studies, no? So, tingnan natin. So, siyempre, before we end this topic, i-discuss na kagad, baka makalimutan. Siyempre, pag nakita mo na meron ka ng mga ganitong abnormalities, you have to seek consult, no? Kasi baka nga, it's not really just aging. Kasi hindi naman sinasabi sa, na porke nag-iedad ka na, ay ang memorya mo ay humihina.
si may kwento nga, si Moises nga, di ba? Si Lolo Moises, ika nga, namatay siya na talagang walang problema physically. So basically, pati brain function niyan, okay. So parang ganun na ibig natin sabihin. So pwedeng talagang mangyari na, eh, di ba, sino ba yung mga celebrities tsaka yung mga kilala natin na matanda na, pero intact pa rin ang memoria nila, yes, di ba? Meron tayong mga senador ano, na namumuno sa gobyerno na talagang gano'n. No? Pero may mga cases talaga na nagkakaproblema.